Hi, I'm Zelay Mateo, a former call center agent, now a multimillionaire and a presidential director of IBM. Check the mic and make sure it sound right, boys. Seven years ako sa call center, but hindi talaga siya enough to cover all the expenses, lalo na kung may pamilya ka. Naranasan ko, mamimili ako kung mag-grab ba ako 200 pesos or mag-shuttle ako or mag-UV Express ako, maglalakad ng 20 minutes tapos mag-iintay ng 1 to 2 hours sa Pasig Palengke UV Express. So pipiliin ko 'yon yung mag-intay na lang ng 1 hour because sayang yung 200 pesos. May point din sa buhay namin mag-ina na naputulan kami ng kuryente. Kailangan kong tumingin ng tulong sa parents because may baby ako noon, hindi pwedeng wala siyang kuryente. So ang nangyari, since wala nang space, doon ako sa sala. Na banig lang yung higaan, 'di ba? Na hindi ka pwedeng matulog kasi gising pa silang lahat, 'di ba? Nakakahiya naman, nakikitira ka lang tapos makikita ka dun sa sala, tulog ka. Naranasan namin 'yon, and ang pangarap ko lang dati is magkaroon sana ng kama, 'di ba? Magkaroon kasi matigas talaga yung banig, 'di ba? Ang pangarap ko din noon, bukod sa kama, is gusto kong maging manager. Gusto ko talaga na tumaas yung sweldo, 'di ba? And isa din talaga sa pangarap ko is mag-handle ng people. So, manager talaga yung isa sa mga ina-eye kong position. After 2 years, nag-apply ako ng manager. And unfortunately, 3 times ako na-decline. Nawalan ako ng self-confidence. Tinatanong ko yung sarili ko, kulang ba talaga yung trabaho na ginawa ko? Kulang ba talaga yung effort na binigay ko? Or hindi ba talaga ako magaling? I know one day, makakabangon din, na makakabawi din. After ng work, pagka-out, 'di ba? Naghahatak ako ng mga ka-office mate ko para, "Uy, pakinggan mo lang ako, Kuya Lika, makipag-usap ako." 'Di ba? Doon ko i-explain yung iFern. Nung ginagawa ko na si iFern, kahit part-time pa siya, kumikita ko ng 20, 30, 40,000. Doon ko na-realize na pagod na ako to be overworked and underpaid. Pagod na ako that somebody else dictates the life that I wanted to live. So, sa iFern, dito kasi, na-realize ko na ako, I have the power. I have the power to direct my life, to do what I want to do, to achieve what I want to achieve. She is a very strong woman. A woman of empowerment. And she has a clear vision for Spartan's family. The good thing about this leadership ni Apjelay, talagang very strong eh. And again, yung gusto nang niyang mangyari sa amin, yung vision na gusto niya ipasa, grabe na nagagawa talaga. Sobrang linaw ng pupuntahan. So yun yung naipasa niya sa amin sa grupo ng Spartans Empire na kung saan yung direction or pupuntahan namin. Jelay Mateo is a fighter. Matapang siya in all aspect, pero in a good way ha. Matapang siya sa mga challenges, matapang siya sa mga life trials, ganyan. Matapang siya dun sa mga pag-explore niya ng mga bagay-bagay, ganyan. Fighter bilang upline dahil buong Spartans Empire, lagi niyang inilalaban sa kahit anong bagay. What I admire most of our queen is that she is a very great leader and also a very loving Spartans nanay to all her downlines. Even siya yung downline, no? siya yung leader na may kusang palo. Ayan, siya yung nagmerong direction ba? Meron siyang ganun. Na-push niya kami to our limits and she brings out the best in us. Gusto namin yung characteristic ni ate na
alam mo yun, yung parang game on eh, di ba? Yung tipong kahit ano yan, laban ako, di ba? So, tariga, yung parang ganun, di ba? So, sobrang ganda, di ba, ng yung pagiging ganun ni ate. Yes, na kahit anong hamon ng buhay, yes, no, kahit hindi niya alam kung kaya niya, pero sa sobrang tapang niya, eh, nagagampanan niya at nakakaya niya yung mga dumadating sa buhay niya. Yes. As a downline ni Upline Zelay, kami yung tipong pag sinabihan niya kami na magiging milyonaryo ka, nagkakatotoo. Para sa mga tao na pagod ng sabihan na hanggang dyan ka na lang, at pagod ng diktahan ng kung sino man at sabihin na hindi mo kayang i-achieve yung pangarap mo, I tell you, kayang-kaya mo yan. You can achieve anything that you want to achieve in life. You have the power to decide whatever it is na gusto mong abutin sa buhay mo. Para sa mga nanay na kinalimutan na yung sarili nila at yung mga pangarap nila, I'm telling you, hindi ka lang basta nanay. Hindi ka lang tagaluto, hindi ka lang tagalaba, hindi ka lang tagaalaga. You are capable. You are powerful and you are enough. You can achieve your dreams, whatever it is, and you can do it through iFern. Dati, ang pangarap ko lang kama. Pero dahil sa iFern, hindi lang kama yung nabili ko, kundi isang malaking bahay na may 5 kama.